Hello, what's up? This is Scottman back again for another Ask Scottman segment. Dito sa segment na to is mag-iiwan kayo ng tanong sa comment section. Pipili ako ng mga goods na tanong. And sasagutin po natin yan dito sa ganitong segment natin na video, Ask Scottman. Okay? So, ilalatag ko na yung mga tanong and then kayo na mag-decide kung gusto niyo pang panoorin itong video na to or mag-skip na kayo para hindi na kayo maaksaya ang oras. Mag-skip na kayo sa ibang channel or ibang video. Pero ito yung mga tanong, okay? Unang-una, galing kay Boss Aikawa de la Cruz. Sir, vlog nyo naman yung green dot sa Android 12. Para saan ba ang green dot? Yon. Actually, pang ilang tanong na to, ng iba-ibang actually tanong. So, may mga nagtataka bakit daw yung mga green dot na nalabas sa kanilang Android 12. Ito po yung sagot dyan. Next na tanong is, galing kay Duay T. Hello po, good day sa inyo, Sir Cotman. Matanong ko lang po sana, bakit po kaya iba-iba ang score result ng AnTuTu Benchmark ng mga unit? Eh, pareho lang naman silang chipset at specs like Poco X4 Pro 5G at Redmi Note 11 Pro 5G. Salamat po. Ah, Scottman, okay. Magandang tanong yan actually. Maraming nagtataka bakit nga ba nagkakaiba-iba ng AnTuTu score result. Ito po yung sagot dyan sa, nandito po sa video na to, okay? And then, next na tanong. Galing kay Azazel or AZ4Zel. But I think it's, this is Azazel. Ask lang po, kung yung chipset po ba pinaka-importanting titingnan kapag bibili ng phone, mid-range or not? Kantang tanong nito. Yes, sasagutin natin yan. And then, galing naman kay first and battery. Actually, ang gusto ko rito talong lang is, dapat ba fully charged pag out of the box? Yan, baka second hand lang yan, kaya pinromo. Ito, I think marami na nakakaalam ng sagot dito, pero gusto ko pa rin siyang bigyan ng konting emphasis, okay? And then, sa susunod, galing kay Cedric Ramos. Teka, ano yung huling tanong? Galing kay Strongest pala yun. And then now, yung kay Cedric Ramos. Boss, kung tatanungin kita, possible po bang dayain yung mga benchmark scores? Tapos, another question po, pagbibili ba ng phone, okay po bang sa benchmark score mag-base? Yun, dito marami actually na nalilin lang. Sasagutin natin yan. And then, galing kay Boss Joshua Aserit Mabini. Good morning po, Sir Cotman. Ask ko lang po sa mga smartphone dito sa Pilipinas, what are your top 5 brand ng smartphone? Based on performance and quality, thank you po. Okay, sige. Yung ito personal na sagot ko to malamang. So, sasagutin po natin yan. Yun, yun lang. So, mayroon ba diyang tanong na interesado ka? Kung meron, let's start! So, sa mga hindi pa po nakakaalam, mayroon po akong Awkward Pinoy channel. That's my third channel. Tatlo na po ngayon ang YouTube channel ko. Una is ito, syempre, Cotman. Pangalawa is yung Rain Manguera, which is doon naman mga tech news lang ang topic doon. Kung ano yung latest na balita sa tech world, tech community, tinatalakay po natin doon. Hinihimay-himay natin yung mga balita doon. And finally, yung pangatlo is yung Awkward Pinoy. So, Awkward Pinoy is more like motovlog and travel vlog lang po yan. So, I hope samahan niyo po ako dyan. Subscribe na po kayo, please. Tara! Doon! Gumala! Anyway, start na tayo. Unang tanong, galing kay Boss Aikawa de la Cruz. Sir, vlog nyo naman yung green dot sa Android 12. Para saan ba ang green dot? Okay. So, currently, Android 13 ito eh. Pero ay, pareho lang eh. Android 12 and Android 13. So, pareho lang naman sila na mayroong ganun din na green dot. So, sample. Pipindutin ko si camera. Papansin nyo sa camera, may green dot. Yan ba yung tinutukoy nyo? Ang pinaka-purpose po ng green dot na yan is para malaman natin, kasi wala tayong way malaman kapag hinahack na tayo. Okay, hindi natin alam kung nahack na tayo. Pag nahack tayo, gagamitin nila yung microphone, gagamitin nila yung camera. Okay? So, dahil nga hindi naman to mechanical, hindi natin nakikita na nagbubukas yung camera. Wala, hindi natin alam. So kapag ginamit yan, nahack na yan, ginagamit na siya ng hacker, sinisilip na tayo, pinapanood na tayo, or pinapakinggan na tayo sa microphone, wala tayong way para malaman unless na lang kung programmer ka at kaya mo silipin yung nangyayari activity sa loob ng operating system. So ang pinaka solution dyan ni Google sa Android 12, mula Android 12, ngayon meron din siya sa Android 13, is kapag ka may nag-a-access na app, okay, apps, ina-access niya yung microphone or camera, in-open natin, may lalabas na green dot, malalaman natin na may gumagamit ng camera, okay?
na may hinahak pala tayo. Pero dahil tayo naman ang nagbukas ng camera, so alam natin na safe yan, tayo na magbukas ng camera. So talagang may lalabas na green dot. Pero what if merong app dyan na hindi natin alam, nagfe-Facebook tayo tapos biglang lumabas yung green. Okay, wala naman tayong pinindot na camera, hindi naman tayo nag-picture taking, pero lumabas yung green. Pwes, merong nanonood sa'yo. The same goes with microphone. Open natin yung microphone. Tingnan natin kung lalabas din yung ano ha. Screen recorder. Allow natin. Alright. Tapos, record. Okay. Nagre-recording na siya ngayon, di ba? So, pag minimize natin, papansin nyo, nandun yung green dot. Yun yung green dot. So, that means, merong app na gumagamit ng microphone natin. So, basically, wag po kayo maiinis kung merong green dot sa inyong smartphone tuwing nag-open kayo ng camera at microphone. Kasi indication yan na merong gumagamit ng hardware ng phone nyo na hindi naman ikaw ang nagbigay ng permission. Hindi mo binigyan ng permission yung app para i-open yung camera or yung microphone. So, kapag lumabas yan, again, pag lumabas yan, wala kang in-open na camera, wala kang in-open na microphone, walang reason para lumabas dapat yan, at lumabas. Ibig sabihin, merong app kang na-install na ini-espya ka, sino-surveillance ka, or pinapanood ka, or I don't know what else it is doing. Pero delikado yon. Pinaka the best chan is mag-reformat ka na lang. Mag-backup ka na ng file and then reformat ka kasi mahirap hanapin. Or, kung tanda mo kung ano yung mga huling in-install mo, uninstall mo na agad, especially sa mga APK dyan, mga modded APK, delikado kayo dyan. So again, green dot is good, green dot is safe. So yun ang indicator mo, palatandaan mo na may gumagamit ng camera and microphone. Okay? Pero kung alam mo naman na ikaw ang gumagamit ng microphone at camera, huwag kang panic. In-open mo, natural, lalabas yung green. Pero yun, pang-indicate lang yun na just in case na walang permission, at least alam mo na bukas pala yung camera mo or bukas yung microphone mo. Understood? Yun. Sana naging informative sa iyo, Boss Arikawa de la Cruz. Next. Galing kay Boss Duay T. Okay? Hello po, good day po sa inyo, Sir Cotman. Good day din po, Boss Duay. Matanong ko lang po sana, bakit po kaya iba-iba ang score result ng AnTuTu benchmark ng mga unit, pare-pareho lang naman chipset at specs. Okay, so, bakit nga ba nagkakaiba ang mga AnTuTu score kahit na pareho naman ng chipset? Like, Dimensity 8100, iba-iba. Like, kay Ace4GT yata, merong, tapos kay X4GT, tapos kay OnePlus, I think 100, almost 100,000 ang difference. Why nagkakaganon? Unang-una, isa sa mga may factor dyan or reason or dahilan is iba't ibang skin, iba't iba sila ng Android skin. Iba't iba rin ng optimization. Okay? Usually sa mga optimization ni X4GT, I think Poco, ang focus talaga nila kasi is for gaming. That is why mas mataas ang score ni Poco kasi ang optimization na nakalagay sa Android version nila is for gaming. So medyo push to the limit talaga, pinupush sa limit nung Android version nila yung Dimensity 8100. Ngayon naman, kay OnePlus, since ang kay OnePlus naman is more like productivity, tapos balance sa lahat, balance sa gaming, sa social media, sa camera, so on and so forth, hindi nila masyado minaximize yung, sample lang itong mga to, hindi to exact science, pero ito po talaga ang nangyayari. Hindi siya exact science, pero ito yung mga factor. Totoong factor ito, hindi man siya exact science, pero totoong factor ito, na yun nga ang mga reason. Optimization ng Android versions, iba-ibang skin like MIUI, XOS, mga ano pa ba yung mga version ng mga UI na yan. Color OS, One UI, yan. Kahit pare-pareho sila kunwari na Dimensity 8100, dahil iba-iba yung optimization nila, iba-iba ang lumalabas na score. Factor din yan yung cooling system. Kung ang nilagay sa phone is sobrang weak na cooling system, mas mabilis na bababa ang performance niya, that is why mababa ang score niya. Yung isa naman na pinaganda yung cooling system dahil nga matagal siya mag-overheat, hindi agad siya nag-overheat, so pwede pa siyang tumaas ng konti ng performance. So that is why nagkakaroon ng differences sa AnTuTu score. And huwag niyo pong pagbabasihan, huwag po kayo magtitiwala sa AnTuTu score. Ang AnTuTu score po ay ginagamit as reference. Okay? Reference! Pero hindi po siya absolute na ginagamit na reason para gawing dahilan para bumili ka ng phone. Okay? Gawin mo lang siya as reference basis
for comparison. But never ever mistake na maniwala ka sa AnTuTu score 100% full pananampalataya. Huwag po, okay? So yun, yun yung differences. Actually may mga iba pang factor pero yun yung pinaka main reasons. Yung Android optimizations, cooling systems, features, mas mabigat na, mas maraming features na nilagay si brand sa phone na yun, mas mabigat para sa chipset. That is why mas mababa yung kanyang score. Dito naman na talagang pilim-pili lang nilagay nila na mga features. So kayang mas mataas na score ngayon ang magawa ni brand dito sa part na to. Ganun lang. Next topic. Galing kay Boss Azazel. Ask lang po, kung yung chipset po ba na pinaka-importa? Ask lang po kung yung chipset po ba? Kung yung chipset po ba ang pinaka-importanting titingnan kapag bibili ng phone, mid-range or not? Okay, number one na titingnan mo is, of course, tama ka, chipset. Number one mong titingnan yon. Pero, wag kang bibili ng phone dahil sa chipset lang. Sinabi ko lang na una mong titingnan. Pero, wag kang bibili. Ulitin ko ha. Una mong titingnan, chipset. Then, RAM. Okay, yun yung mga titingnan mo. Pero, wag na wag kang bibili ng phone dahil lang sa chipset. Eh what if ang lakas nga ng chipset, ang baba naman ng RAM? Okay? Or ang lakas nga ng chipset, ang pangit naman ng optimization ng kanilang Android versions. 'Di ba? Lugi ka rin doon. Like nangyari kay Poco, Xiaomi last year, tad-tad na boot loops. Poco X3 yata series nila 'yon. 'Yon, hindi ko sinasabing lahat nag-boot loop, pero ang daming na-boot loop. Wag niyo na pong itanggihan, doon ako sa group na 'yon. Pinapanood ko, may mga screenshots nga ako doon dati. But anyway, ibabasa nyo rin yung software. Okay, so ito yung mga dapat tingnan. Although, tama ka, ang unang titingnan chipset. Pero hindi lang yun ang unang titingnan. Sunod na titingnan, una chipset, pangalawa RAM, pangatlo Android operating system or yung skin na nilalagay nila. Okay, pangapat is yung camera. Yung camera sensor ha, hindi yung megapixel. Wag na wag nyo pong titingnan yung megapixel. Ang tingnan nyo yung sensor. Pinakamagagandang sensor is IMX, Sony IMX 700 series to 800 series. 800 series na kasi ngayon. Pinakamaganda syempre yung 800 series. Yun yung mga titingnan nyo. And then, battery syempre, kailangan 5,000 pataas yan. Medyo lugi na ang 4,000 mAh sa panahon ngayon. Dapat 5,000 na pataas. Pero nasa inyo naman yan. Sabagay, kung maganda naman ang optimization, battery na 4,000 is okay pa rin. Pero, please, hanggat maaari lang naman, tingnan nyo pa rin yung laki ng battery. And then, of course, yung build. Kung gawa sa aluminum lahat, ang ganda nun. Kung glass, medyo fragile, konting bagsak, basag. So, consider nyo yun sa lifestyle nyo. Kung nagtatrabaho kayo sa construction, sa pag-rides, rider kayo, prone kayo sa mga aksidente na konting bangga, konting dangge, basag ang phone, wag po yun ang bibiling nyo, yung mga glass. Lipat kayo siguro sa mga aluminum style or plastic, matitibay ng plastic. So, marami pong factor na titingnan, ha? Hindi lang chipset. Although, yes, ang una mong titingnan is chipset. Yun lang naman. Mid-range or not? Alright? And sa tanong naman ni Boss Strongest, okay? Shoutout na rin kay Boss Zen Pro. Boss Strongest, dapat ba fully charged pag out of the box? Baka second hand lang yan, preno mo. No, hindi po dapat. Actually, masama nga po ang masama ang pangitain nyo kapag 100% yung battery charge out of the box. Kasi ang standard, by default, dapat 60 to 40% yung charge. Okay? Not 70, not 80. 60, okay? Then 40% yung charge. Pag umakyat ng 70%, 80%, 90%, 100%, ibig sabihin, hindi na yan brand new. Malamang binuksan na yan para i-charge. Nabuksan na po yan. Kasi from factory, diretso sa box, 60% dapat yung standard, tapos hanggang 40% yung pinakaluma na. Luma na yon pag umabot ng 40%, pero goods pa yon. So, again, pag more than 60%, considered na yun as hindi na bago kasi malamang binuksan na yon, sinilang ulit pinalay kasi chinarge pa siya. Ngayon, what if mas mababa sa 40%? Pag mababa naman sa 40%, pag sinabi kasi 40% na lang siya, ibig sabihin matagal na siyang nakashelve, natenga siya, natambak, hindi nabili. So, dapat ang pinaka mababa na na-charge niya is 40%. Ngayon, pag bumaba ka ng 39%, 35%, 30%, ibig sabihin, sobrang luma na yan, okay? Luma na yan, na talagang nag-umpisa ng mag-deteriorate yung battery capacity niya. Kung dati, 100% ang kaya niyang i-hold, okay? I-charge mo siya, 100% pa rin makikita mo, pero
magiging 80% na lang pala yung hold niya. Yung totoong kaya niyang i-hold na charge is 80% na lang. So medyo bumaba na yung capacity niya. Susunod na reason is, malamang binuksan na siguro yan. Kaya siguro nabawasan ng ganun kalaki na charge. Kung bago lang, like kunwari, alam mo bagong release lang yung phone, bagong announce lang. Within the first month, nakabili ka agad pero below 40%. Malamang nabuksan na kasi yan, malamang. And nagamit siya, kaya ganun, below 40% na. So ang pinaka-safe dapat na charge is 50%. Yun yung tamang charge, 50%. Maximum na yung 60% and lowest na dapat yung 40%. So 40 to 60% ang pinaka-optimum dyan, 50%. Dapat nandun yung charge. Okay, again, pag mas mataas, malamang nagamit na yan and then chinarge. So hindi na siya brand new. Pag below 40, either nagamit na or sobra na siyang luma na nag-umpisa na mag-degrade yung battery. Okay, yun lang naman. Next is galing kay Boss Cedric Ramos. Kung tatanungin kita, possible po bang dayain yung mga benchmark scores? Yes. Actually, marami nang gumawa nito. Si Huawei, si Realme, nahuli na rin dito, and then si Samsung, I think. Yon. Marami nang mga nahuli rito. Na-call out na rin sila. Na-deny nga nila yung kanilang benchmark scores. Tapos, another question po. Pagbibili ba ng phone or okay po bang sa benchmark score magbase? Big no. Huwag na huwag kang babase sa benchmark score. Gamitin mo lang siya again, again, and again as reference, as basis. Pero huwag siya ang gawing mong pinaka-reason mo bakit mo bibilin yung phone. Okay? Nadadaya po ang benchmark scores and bench, especially sa AnTuTu, ang sinusukat lang ni AnTuTu is yung isa o dalawang cores lang, ba octa-core. Octa-core. Okay, napaliwanag ko na to before pero bibigyan ko lang ng konti ano. Octa-core. Iba, sa octa-core na yan, hindi po pare-pareho ng frequency. Like, yung dalawa doon, isa or dalawa, usually nasa 3 GHz. Kunwari lang ha, 3 GHz. Pero usually isa lang yun eh. Pero gawin natin dalawa. And then yung another dalawa doon, 2.5 siguro, 2.5 GHz. So binaba yung speed. And then yung apat is 2.2 GHz. Okay? So kaya ang AnTuTu score, ang sinusukat niya lang doon, yung talagang kung bakit umabot siya ng kunwari 1 million score, is yung huling dalawa. Okay? Yun lang yung sinukat niya. Hindi niya nagagamit yung 6. So wag po kayo maniniwala na yun yung total na pang-araw-araw na ginagamit nyo. Kasi in real world, ang pinakamadalas gamitin ng phone is yung 6. Hindi yung dalawa. Yung 6. Yun yung tinatawag na efficiency cores. Sa real world, bihira pong gamitin yung dalawang cores na yon, yung pinakamataas na cores na yon, or yung isang yon, isang cores na yon. Bihira po yung gamitin. Ginagamit lang yon sa parang gaming, yung pinakatodong performance na ng gaming. Yung pinakakaya niyang pinakamataas na maabot na performance. Sobrang bihira. Siguro sa isang araw, 1 to 2% lang. So 98% of your day, even while gaming, 90% of your day, yung 6 lang talaga ang nagtatrabaho. So wag na wag mong gagamitin na reason ang AnTuTu benchmark para bumili ng phone. Gamitin mo lang siya as basis kasi pinapakita niya doon yung potential na pwedeng hanggang doon ang kaya niyang ibigay na performance. But it's not applicable sa real world performance. Okay, kung napanood niyo na yung Google Pixel 6a ko, ang ganda po doon ng example na yon kasi ang score niya is more than 600,000. But yung performance pula sa CPU throttling. So that's very disappointing. So isa yun sa mga magandang example ng sinasabi ko rito na ang benchmark scores ang taas pero sa actual na performance bagsak. Yon, Google Pixel 6a po yun. Ito po yun. Yan, ito. Yeah. Pero ito ginagamit ko kasi ginagamit ko siya for photography which is very useful po siya and vlogging. Actually, dahil maganda yung microphone na niya dito sa version na to. 6a pataas. Magaganda po na yung microphone nila. So yun. And finally, good morning po sir. Galing kay Joshua Aserit Mabini. Ask ko lang po sa mga smartphone dito sa Pilipinas, what are your top 5 brand na smartphone base sa performance and quality? Thank you po. So top 5 brand ko, wala po ditong number 1 or number 5. Pero ito lang yung mga tinitingnan ko for performance and quality. Okay? Itong top 5 na to. Again, wala pong number 1 dito. So kung ano man yung unang banggitin ko, hindi ibig sabihin na siya ang number 1. Basta ito lang yung lima na una agad na papasok sa utak ko pag usapang performance and quality. Unang-una is Samsung. The best talaga si Samsung pagdating sa quality in my experience. Hindi pa ako nasisiraan ng Samsung.
Pangalawa is Xiaomi, okay? Si Xiaomi and Poco, since isa lang naman technically sila talaga na company, pero Xiaomi and Poco is isa yun sa pinakamagaganda naman. Pagdating sa performance naman yon, ang ayoko lang kay Xiaomi sa Xiaomi at Poco is yung kanilang updates, which is madalas sa madalas may mga issues. Pero overall, performance and quality, pasok din si Xiaomi and Poco. And then, pangatlo is si OnePlus. Although, si OnePlus is under Oppo since wala pa naman akong na... wala pa naman yata akong na-review na Oppo. Ah, meron na pala isa, yung Poco A5, Oppo A5S, pero tagal na yun eh. Pero basically, ang experience ko sa OnePlus is maganda rin. Goods din ang quality pagdating sa performance. So, yun yung pangatlo, OnePlus. Pang-apat is si Infinix. Okay? Yung nga lang, turn off din recently sa mga software updates nila, pero never pa po ako nasiraan ng Infinix. Sa dami ng dumaang Infinix dito, at currently merong dalawang family member na gumagamit pa rin hanggang ngayon ng Infinix, ang Infinix Note 10 Pro at Infinix Note 8 dito sa bahay, hindi pa rin ako nasisiraan ng Infinix. So, performance quality, pasok pa rin po si Infinix sa akin sa pang-apat. And pang-lima is si Apple, yung iPhones. Okay? Sa quality naman si Apple, although notable din siya sa performance. Siyempre, pinakamalalakas talaga is nasa Bionic. Pero more on quality ako kasi. Although, babasagin sila, pero yung software naman nila is magaganda. And technically, kung hindi mo mababasag yung mga iPhones, hindi mo mababasag, hindi ka maaksidente, tumatagal po talaga ang mga iPhones. Okay? So, sa mga ang weakness ng mga iPhones naman is mga aksidente. Nalublob sa tubig or nahampas, nalaglag, or naaksidente, something like that. But aside from that, hindi po basta-basta bumibigay ang mga iPhone. So, yun yung panglima. Yun yung top 5 ko. Kung may idadagdag pa kayo, kung ano naman yung top 5 nyo. Kayo, ano ba ang top 5 na brand nyo? Sabihin nyo sa comment section. Gusto ko rin malaman kung ano ba ang pinakasikat pagdating sa top 5 most preferred brand na smartphone. Baka yung favorite brand nyo pala is yun din ang choices ng iba rito. So, yun. I hope naging informative kahit na medyo mahaba yung video as usual. Lahat naman ng video rito mahaba. Don't forget to subscribe, like, and share. Sana samahan nyo rin ako dun sa ibang channels ko. Ang Awkward Pinoy at Rain Manguera. Kita-kita tayo dun. Comment lang kayo dun. Guluhin nyo yung mga channel ko. Kamustahin nyo ako dun. Magre-reply pa rin naman ako kahit na dun eh. Hindi lang naman dito ako nagre-reply pati dun. So hanggang dun lang. This is Scottman. I'll talk to you again soon.